Ang lalaki na ito ay mahilig kumain ng bato, putik, lupa at graba at talagang hindi ka panipaniwala. At oo, at hindi kami nagbibiro. Ito si Pakkirapa Hunagundi mula sa Karnataka, India, na kilala sa kanyang kakaibang hilig at ito ang pagkain ng mga bricks, putik at graba. Mula pa noong bata si Pakkirapa, mayroon na siyang kakaibang pagnanasa sa mga bagay na hindi natin karaniwang iniisip na pagkain. Sa edad na 10 taong gulang, nagsimula siyang magkaroon ng matinding cravings para sa putik. At simula noon, hindi na ito nawala sa kanyang sistema. At sa araw-araw, sa halip na karaniwang pagkain, bricks at putik ang hinahanap at kinakain ni Pakkirapa. Alam ko, iniisip ninyo, paano nga ba nagagawa ito ni Pakkirapa? Hindi ba delikado ito sa kalusugan? Sa katunayan, sa totoo lang, hindi ito normal na gawain. Pero para kay Pakkirapa, ito ay tila normal lang at bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. At sa loob ng mahigit 20 taon, ganito na ang kanyang pamumuhay. Ano nga ba ang dahilan ng ganitong klaseng diet? At paano kaya ito nagsimula? Upang mas maintindihan natin, pag-usapan natin ang isang kondisyon na tinatawag na pika. Ang pika ay isang kondisyon na kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng hindi mapigilang pagnanasa na kumain ng mga bagay na hindi karaniwang pagkain. Ito ay maaaring dulot ng kakulangan sa ilang mineral, gaya ng iron o zinc, o kaugnay ng ilang mental health conditions tulad ng OCD o Obsessive Compulsive Disorder. Ang ganitong uri ng disorder ay seryoso at maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Para sa mga taong katulad ni Pakkirapa, tila kakaiba at mahirap intindihin ang kanilang mga hilig. Ngunit para sa kanila, ito ay natural lang at nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. At ayon sa ilang eksperto, ang ganitong uri ng cravings ay maaaring sanhi ng kakulangan sa nutrisyon. Subalit paano kaya kung matagal na itong ginagawa ni Pakkirapa at tila walang masamang epekto sa kanyang kalusugan? Ayon sa mga doktor, ang pagkain ng mga bricks at putik ay hindi karaniwan at maaaring maging delikado. Subalit sa kaso ni Pakkirapa, maaaring sanay na ang kanyang katawan sa mga ganitong uri ng materyal. Hindi natin masasabing ligtas ito, pero mukhang natutunan na ng kanyang katawan na mag-adjust sa ganitong uri ng diet. At sa kabila nito, hindi natin dapat isantabi ang posibilidad ng mga komplikasyon sa hinaharap. Bagamat tila hindi naapektuhan si Pakkirapa ng kanyang kakaibang diet, ito ay hindi nangangahulugang ligtas ang kanyang ginagawa. Ang pika ay isang seryosong kondisyon na dapat bigyan ng atensyon. At ang pagkain ng mga bagay na hindi dapat kainin ay maaaring magdulot ng toxicity o pagbara sa bituka at iba pang malubhang kondisyon. Sa kabila ng lahat ng ito, si Pakkirapa ay patuloy na tinatanggap ng kanyang community. Para sa kanila, hindi na ito kakaiba. Dahil kilala nila si Pakkirapa bilang isang mabuting tao, isang taong handang tumulong sa kanyang kapwa at masipag sa kanyang trabaho. At bagamat kakaiba ang kanyang diet, hindi ito nagiging hadlang para sa kanya na makisalamuha at mamuhay ng normal. Ayon sa ilang mga tao, sanay na kami kay Pakkirapa. Alam naming kakaiba ang kanyang kinakain pero para sa amin normal na lang yon. Mabait siyang tao at laging handang tumulong sa amin. At ayon pa sa iba, walang masamang epekto sa kanya ang pagkain ng bricks at putik, kaya tanggap namin siya kung anuman siya. Basta ang importante, siya ay masaya. Ang pagtanggap ng komunidad kay Pakkirapa ay isang magandang halimbawa ng pag-unawa at respeto sa iba't ibang uri ng pagkatao. Sa mundo natin ngayon, madalas tayong humusga sa mga kakaiba o hindi natin naiintindihan. Ngunit ang kwento ni Pakkirapa ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay may kani-kaniyang kwento na hindi natin agad-agad mauunawaan. Ang buhay ni Pakkirapa ay simple at payak, ngunit puno ng kahulugan. Siya ay may mga pangarap at kagustuhan tulad ng ibang tao. Nais niyang mamuhay ng tahimik at magtrabaho para sa kanyang pamilya. At sa kanyang pananaw, ang kanyang kakaibang diet ay bahagi ng kanyang pagkatao at wala siyang balak na ito ay baguhin. Ang kwento ni Pakkirapa ay isang napakagandang paalala na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang natatanging katangian. Bagamat maaring hindi natin maintindihan ang mga dahilan sa likod ng kanyang kakaibang pagkain, ang mahalaga ay ang kanyang kaligayahan at pagtanggap ng kanyang sarili. Minsan ang mga bagay na hindi natin maintindihan ay hindi nangangahulugang mali. Maaaring ito ay isang anyo ng pagtanggap at paggalang sa mga kakaibang aspeto ng ating pagkatao. Siguro sa puntong ito dapat nating tanungin ang ating mga sarili, gaano nga ba tayo kabukas sa pagtanggap ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Ang kwento ni Pakkirapa ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pagkakaiba, may mga bagay na nagpapakita ng tibay ng loob.
at ng kahalagahan ng pagtanggap sa sarili. Sa huli, ang kwento ni Pakirapa ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng mga bagay na hindi natin karaniwang iniisip na nakakain. Ito ay tungkol sa pagtanggap, sa pagiging totoo sa sarili, at sa pagpapakita ng lakas ng loob sa harap ng mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon na nagpapaalala sa atin na maging bukas ang ating isipan at tanggapin ang iba't ibang anyo ng buhay. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ni Pakirapa at naway maging inspirasyon ito sa inyo upang maging mas mapagbigay at mapagkumbaba sa harap ng mga kakaibang bagay sa ating paligid. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang mga kakaibang kwento mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hanggang sa muli mga kaibigan, lagi nating tandaan, ang mundo ay puno ng iba't ibang kwento at bawat isa ay may halaga. Kaya patuloy tayong tumuklas at maging bukas sa mga bagay na nagbibigay kulay sa ating buhay.